Magandang araw po muli sa atin mga sir at welcome back po muli sa akin channel. At ngayong araw po ay may panibago po akong isishare sa inyong diagram. Yan po. Ito pong diagram na ito ay dual contact horn, rapid loud horn, rapid passing. Yan po. Itong diagram na ipo ito ay yung kanyang passing po ay rapid. Yan po. Mag-rapid yung kanyang loud horn at sabay sa inyong mga mini driving light. Kung ito po ay yung sasabay sa mini driving light, yung kanyang loud horn. Yan po. Bago po ang lahat, Happy New Year po sa inyo mga sir at mga master. Yan po. Hindi na po natin patatagalin. Direct to the point na po tayo agad dito sa ating diagram. Yan po. Dito po sa ating diagram, yan, gagamit po tayo ng 4-pin relay, yung horn relay, interrupter relay, yung hollow switch, at yung ating loud horn, tapos yung ating stack na busina at yung ating battery at saka yung fuse. Yan po. Dito po sa diagram nito, yan, nagamit po ako ng 4-pin relay, yung may 30, 86, 86, 85, tsaka 87. Yan po. Dito po sa relay na ito, yan, yung number 30 ng ating relay, yan po, idadirect po natin yan sa ating positive ng ating battery. Yan. Gagamit po tayo ng fuse. Yan po. Yan. Lagi ko pong sinasabi, gagamit po tayo lagi ng fuse kapag nag-install po tayo ng ganito sa ating mga motor. Yan po. Ang fuse po na aking ginamit dito ay 15 amperes. Yan po. Yung ating number 30, ilalagay natin dito sa isang wire ng ating fuse. Yan. Tapos yung kabilang wire ng ating fuse, ilalagay natin dito sa ating positive ng ating battery. Dahil sa ating battery, may positive at negative. Yung isang terminal ng ating battery, yan, negative po yan. Yan po. Tapos po, ito sa ating 86 at saka 85 ng ating relay. Yan po. Makikita nyo po sa ating interruptor relay, kung mayroon po kayong interruptor relay, yung dalawang yellow wire ng inyong interruptor relay, ilalagay nyo dito sa 86 at saka 85 ng ating relay. Yan po. Yung dalawang yellow wire ng ating interruptor relay, yan, ilagay natin dito sa 85 at saka 86. Yan po. Yan, dito natin ilagay. Yan. 85 at saka 86. Yan po. Tapos itong number 87 ng ating relay, yan po, ilalagay natin dito sa ating loud horn. Yan po, ito yung ating loud horn. Yan, ang bawat busina natin ay may dalawang pin. Yan, pagsamahin natin yung dalawang pin sa magkabila, yan po, yan, ito po yung kalalabasan niya. Yung isang pinagsama nating pin, ilagay natin dito sa negative ng ating battery. Yan po, para malakas yung kanyang ground. Yan po. Tapos yung kabilang pinagsama nating pin ng ating loud horn, ilalagay natin dito sa number 87 ng ating relay. Yan. Yan, tapos na yung ating wiring sa ating loud horn. Tapos dito naman tayo sa ating stack na busina. Yan po. Stack, yung ating stack na busina ay positive trigger horn. Bakit tinatawag na positive trigger horn yung ating busina? Dahil po ang dumadaloy dito sa kanyang trigger wire or sa kanyang switch. Yan po. Yung isa pong wire dyan, papunta po yan sa ating switch ng ating mga busina. Yan po. Kaya po siya tinawag na positive trigger horn. Yung dumadaloy sa kanyang switch ay positive, na kumuha ng supply sa ating accessories wire. Yan po. Tapos yung isang wire sa ating stack na busina, negative po yan. Halimbawa, pag ang motor mo ay Honda Click, yan, yung isang wire dyan kulay green, negative po yun. Tapos yung isang wire yun, light green. Yung light green, yun po yung kanyang wire trigger, yung kanyang trigger horn nyo. Yun po yung trigger wire niya sa ating busina. Yan po. Ikakat nyo po yung light green. Ha? Light green po. Kung halimbawa ang motor nyo ay Honda Click, yan, positive trigger yun. Ikat nyo yung light green wire. Yan, nakat na po natin. Yan. Kapag nakat nyo na po yan, syempre dalawang wire na po yan. Itong galing sa ating horn switch, ilalagay natin dito sa C ng ating hollow switch. Yan po. Dito pala sa ating hollow switch, meron tayong C, common. NO, normally open. NC, normally close. Tapos yung negative at positive ng ating hollow switch para iilaw yung ating hollow switch. Yan po. Yung letter C sa ating hollow switch, yan, ilalagay natin dito sa kaputol na wire. Ito yung galing sa ating
horn switch. Yan, ilalagay natin yan. Yan, ilalagay natin. Yung C, ilalagay nyo po yung galing sa ating horn switch. Yan, papunta dun sa taas ng ating manibela. Kukunin natin yan. Ilalagay natin dito sa C. Tapos yung kapilang kaputol na papunta naman sa ating stock na busina, ilalagay natin dito sa NC ng ating halo switch. Yan. Yan. Yung kabilang kaputol na papuntang ating stock na busina, ilalagay natin sa NC. Tapos yung C, ilalagay natin dito sa kabilang kaputol na papunta sa ating horn switch. Yan po. Okay na po tayo dyan. Sana po ay... At nasundan nyo po yung aking paliwanag dito sa ating stock na busina, yung kanyang wiring. Tapos yung negative at positive ng ating hall switch, yung wire niyan, negative, positive. Yan, kadalasang wire dyan sa negative natin, black. Yan, ilagay natin sa ating ground. Yan. Tapos yung kulay red na wire, yan, ilagay natin sa ating ACC wire. Yan. Yung ACC wire ng Honda, pag Honda click ang inyong motor, kulay black po yung ACC wire natin. Yan. At dito naman tayo sa NO ng ating hall switch. Yan po. Itong NO natin ng ating hall switch, ilalagay natin dito sa interruptor relay natin sa positive. Yan, positive. Yung kulay wire ng positive natin, kulay red yan. Yung sa ating interruptor relay, ilalagay natin dito sa ating interruptor relay sa kulay red. Tapos yung negative ng ating interruptor relay, yan, kadalasang wire yan, negative, black. Yan, ilalagay natin sa negative. Yan. Yan. Okay po lahat ng inyong negative sa inyong ginagawa. Pagsamasamahin nyo na yan. Pagsamasamahin nyo na yung negative, bahala na po kayo kung sa inyo ilagay. Sa ground or ground wire ng inyong motor or direct sa negative ng ating battery. Yan po. Yan po, paano po siya mag-operate yan ng ating diagram? Yan po. Sa ating stock na busina, yan po. Yung ating halo switch, kapag nakaangat yung ating halo switch, kapag nakaangat pa, pag hindi pa natin pinipindot yung ating halo switch, stock na busina yan. Yan. Pag pinindot natin ang horn switch, stock na busina, basta nakaangat yung ating halo switch. Kapag pinindot natin ang halo switch, pag lumubog yung button ng ating halo switch, yan po, mawawala yung supply sa NC. Yan. Pupunta dito sa NO yung supply. Ang tutunog naman yung ating loud horn kapag pinindot natin ang hall switch. Yan po. Pag pindot natin ang busina, yan. Pupunta yung supply sa NO, yan. Dadaan sa interruptor relay. Yan. Magrarapid yung ating loud horn. Yan po. Magrarapid yan. Kasi yung ating main supply, positive. Lalabas siya dito sa NO, yan. Positive. Magrarapid yung ating loud horn. Yan po. Magrarapid yung ating loud horn. Yan po. Halimbawa naman, gusto mong isabay yung ating loud horn sa ating mini driving light. Yan. Halimbawa, may mini driving light ka, sasabay natin dito sa ating loud horn para every time na tayo magla-loud horn, magpapasing yung ating mini driving light. Yan po. Kaya po, nilagay ko po itong drawing ko na diode. Yan po. Sa diode natin, merong may marking yung ating diode. Yung may white marking o gray marking, ipapunta natin yan sa mini driving light. Yan, papunta sa mini driving light. Tapos yung pure black marking ng ating diode, yan, ilalagay natin dito sa ating loud horn wire sa number 87. Yan. Itap nyo lang yan. Yan. Tap nyo lang yan sa number 87 wire na galing sa 87 ng ating relay. Tapos yung kabilang wire ng ating diode, yan po, papunta na yan sa ating mini driving light, yan. Sa ating MDL, yan. Halimbawa, apat na wire yung inyong mini driving light, yan. Itap nyo lang doon yan sa wire na extra wire ng inyong mini driving light, yan po. Okay lang kahit maglagay kayong diode para safety. Kahit na 4 wires yung inyong mini driving light, yan. Lagyan nyo na rin ng diode para safety, yan. Kung sakaling mas magsisira yung inyong mini driving light, ayan, okay pa rin, safety pa rin yung inyong loud horn. Yan po. Kaya tayo naglagay ng diode, pag halimbawa, nagbukas ka ng mini driving light mo, yan. Pag walang diode yan, maapektuhan yung loud horn mo. Kung saan mo tinap yung inyong passing sa inyong mini driving light. Halimbawa, hindi ka naglagay ng diode, nagbukas ka ng low beam mo. Halimbawa, nilagay mo sa low beam yung passing mo, low beam. Pagbukas mo ng low beam ng mini driving light mo,
maapektuhan yung ating low door, masusuplayan yan kapag walang diode. Kaya kailangan maglagay tayo ng diode yan, 3 amperes, okay na po yan, para ma-block niya yung current na pupunta dito sa ating loud horn kung sakali mang meron. Yan po. Yan po. Every time na magla-loud horn tayo, passing yan. Magra-rapid yan. Magra-rapid din yung inyong MDL. Yan po. Sasabay din yun sa MDL nyo. Passing. Yan po. Yung rapid lang po natin ay yung loud horn. Yan. Tapos yung stock natin, ganun pa rin. Normal pa rin po. At yun lamang po, at sana po ay naunawa nyo po itong aking paliwanag tungkol dito sa diagram. Yan po. Ito pong diagram na ito ay yung kanyang busina ay stock horn na busina ay positive trigger. Yan po. Isusunod ko pong ibibigay sa inyo sunod po nating video ay para sa negative trigger horn. Ganitong diagram din po yung interruptor relay rapid loud horn. Ang kaibahan lamang po yung kanyang stock na busina ay negative trigger yan. Susunod ko pong vlog sa susunod na mga araw ay tungkol po sa negative trigger horn na ganito po ding diagram. At yun lamang po, at maraming maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po sa ating lahat at Happy New Year po sa atin ulit. Yun lamang po, at maraming maraming salamat po sa inyong panonood and God bless.